ko lang ulit ng part 2 or video itong nabili kong stabilizer sa Shopee na gimbal stabilizer L08 selfie stick tripod. And guys, para sa mga gustong bumili ng stabilizer dyan, ng tripod sa Shopee, kung gusto nyo magkaroon kayo ng idea guys, at kung bibili rin kayo ng ganung klaseng stabilizer, sasabihin ko yung advantage at disadvantage ko guys sa paggamit ko ng ganitong klaseng stabilizer. Almost 1 year ko na rin gamit sa pagbablog. Ayan. Until now, ginagamit ko pa rin sa mga content ko. Ito yung ginagamit ko guys na pang sa mga content na ginagawa ko guys, itong stabilizer na to. At ayun, panoorin niyo to yung video na to hanggang dulo para hindi niyo ma-miss yung mga tip na ituturo ko at based na rin sa observation ko guys sa ganitong klaseng stabilizer. Ayun nga, sa loob ng isang taon na paggamit ko ng ganitong klaseng tripod na gimbal stabilizer L08, yung nagustuhan ko talaga sa ganitong klaseng stabilizer, yung kanya, unang-una yung advantage nito para sa akin, yung kanyang na-stabilize niya yung ating cellphone. Once na i-on lang natin ito, yung kanyang, pag nauna natin ito yung kanyang power button, long press lang. Pag nag-green na siya, is okay na yan. Ayan, ay kaya niya nang stabilize yung ating cellphone kapag kanilagay natin dyan. Ayan, pwede natin siyang i-adjust. Nakaganyan yung cellphone natin. Nakatayo, karamihan sa mga, sa Facebook, sa mga Reels, nakaganito yung pag nagkamera sila. Pero sa mga vlog naman is nakaganito, nakapahiga. Ayan. Kaya ayun yung nagustuhan ko sa ganyang klaseng stabilizer kasi na papantay niya yung ating cellphone kahit na may mga vlog tayo na sa indoor, sa mga on the spot na vlog. Hindi na natin kailangan pang adjustin yung cellphone natin para lang mapantay yung video natin. Once na mauna natin yon, i-on natin, ay kaya niya nang pantayin yung ating cellphone tapos ilapag natin. Wala nang problema doon kahit hindi pantay yung ating lapagan, adjustan na natin. At ang importante yung ating video, yung ating camera is pantay. Yun yung nagustuhan ko sa ganyang klaseng tripod na stabilizer guys. Yun yung advantage niya para sa akin. About naman sa kanyang, sa mga nagtatanong kung ano yung, kung na-stabilize ba yung video. Para sa akin, hindi pa rin, hindi siya ganun ka-applicable kapag ka nagbablog ako na, ano, na kailangan kong lumakad. Gamitin yung ano, nagla-vlog ako, naglalakad, hindi ko ginagamit ito or ginaganito ko lang yung cellphone ko. Kasi kung ganito, ma-shake pa din siya kasi nga hindi natin hindi niya makokontrol yung ganyan ng cellphone. Nakokontrol niya lang yung pantay, pero yung shake niya na ganyan, hindi niya kayang kontrolin. Kaya para sa akin, hindi pa rin siya ganun. Hindi ko siya ginagamit. Hindi siya applicable para sa ganun. Yung gamit na gamit siya para sa live, kung mahilig kayo mag-live, live ceiling or kung ano mang video lang na steady lang yung cellphone natin, is okay talaga to para sa akin. Yun yung nagustuhan ko sa ganyang klaseng stabilizer. At yung disadvantage siya naman, yun nga, hindi siya ganun talaga ka-stabilize. At tulad ng iniisip ng iba na kung stabilize ba kasi nakalagay nga dito, diba? Ayan. Pero yun, hindi siya. Kailangan pa rin natin talaga kontrolin at hawakan para lang magpantay yung ating video, ma-stabilize natin yung ating video. At ayun, mayroon naman siya ditong Bluetooth na connector. Pwede natin i-connect sa ating cellphone para kung mag-play tayo ng malayo sa ating cellphone or sa stabilizer na ito, pwede natin itong gamitin. Yan, i-play lang natin. Itutok na sa cellphone natin, mag-play na siya ng kusa or basta nakakunik sa Bluetooth or mag-silpi tayo. Ito, pwede natin i-connect. Napapalitan nito ng battery. Ang connector niya na ito. Lubat na ito kasi hindi ko rin nagagamit. Hindi ko rin ito siya nagagamit kaya na lubat na rin. Pero sa tagal na rin kasi isang taon na. Pero yun, napapalitan naman yan. Ito yung rod niya na alloy. Ay, napapahaba din yan. Pwede natin i-extend. Gamitin kapag ka nag-silpi tayo. Di ba ganyan? Yan. Pwede na magagamit siya. At yun, na-extend naman yan, napapahaba din yan. At ayun yung advantage para sa akin, unang-una, magagamit natin kung gusto nyo mahilig kayo sa mag-vlog or mag-live, magagamit nyo to. At yung advantage siya naman, di naman taga ganun siya ka-stabilize sa loob ng isang taon ko na paggamit nito. Ayun ngayon, naging experience ko. Pero sa lahat ng mga vlog ko, lalo na sa mga panag-review ako sa Shopee, ng mga
nabibili ko sa Shopee, nire-review ko ito yung ginagamit ko. At gamit na gamit ko talaga to. Yan yung ganitong klaseng stabilizer. At okay talaga siya kasi sa isang taon na rin na paggamit ko nito ay sa lahat ng content ko kasama talaga to. Kaya matibay talaga kung sa tibay niya na kasi nagamit ko sa loob ng isang taon. Nasubukan ko to. Yung dyan yung part 1 guys, bisitahin yung link sa taas. Ginawa ko ng video yan dyan dati ng isang taon na yung nakalipas. Panoorin nyo lang, bisitahin nyo na yung link sa taas. At ayun, yun, nagustuhan ko to. At gusto ko lang i-review ito. Marami naman nabibili sa YouTube, napapanood sa YouTube na kung gusto niyo ng mga ibang mga stabilizer or tripod, makapanood naman kayo dyan ng mga iba na nire-review rin. About naman sa akin, nire-review ko lang itong gimbal stabilizer L08 para magkaroon kayo ng idea kung gusto niyo bumili ng ganitong klaseng tripod or may balak kayong bibili ng tripod, magkaroon kayo ng idea sa video ito. Kung ano ba yung klase na gusto nyong bilhin at ano yung kung gusto nyo naman ng ganito ay makakuha kayo ng idea. Kaya yun, maraming salamat guys sa mga nagpatapos na nanood ng aking video.